anak. Saan kayo naman pupunta? Yan na naman kayo. Alam ko nang ginagawa ko. Anak, ikaw lang naman ang inaalala ko. Ano ba kayo? Malaki na ako. Saka huwag niyo na akong intindihin. Ano? Wala na ba kayong sasabihin? Pwede na ba akong umalis? Wala na, anak. Sige na. Ingat ka na lang sa pupuntahan mo. Tay, halika na. Kain na tayo. Nay, wala pa ba yung magaling mong anak? Wala pa nga eh. Nag-aalala na nga ako sa kanya. Lintik na batang yun. Di man lang mapirmi dito sa bahay, imbis na makatulog sa bukid, di mo man lang maasahan. Imbis na siya ang katulong ko sa pagbubukid. Pero ano, wala. Wala ka man lang maasahan sa kanya. Ikaw kasi, hinayaan mo lang sa pinaggagawa niya. Lomarga, kain na tayo. Sardinas na naman? Di na ba kayo nagsasawa sa sardinas, Nay? Yung bunga nga mo, Marga, di ka pa nga magpasalamat at nang may ulam tayo, di kagaya ng mga iba dyan, walang pambili. Kumain ka na lang dyan, Tay. Marga, kumain ka na at ipaglalagan na lang kita ng itlog. Huwag kang tumayo dyan, Nay. Hayaan mo siya kung ayaw niya kumain. Pero, Tay... Ano pero? Pinamimihasa mo kasi sila, kaya nawawalan sila ng respeto sa atin. Bakit, Tay? Masama bang humiling sa inyo na mag-ulam naman tayo ng iba? Hindi yung puro sardinas lang? Ikaw, sumusubra ka na! Tay, hayaan mo na yung anak mo. Parang awa mo na. Di nyo man lang maisip ang sakripisyo namin sa inyo ng nanay nyo. Imbis na magpasalamat kayo, puro kayo sumbat. Oh, edi salamat. Masaya na kayo, Tay. Bumalik ka dito. Kinakausap pa kita. Tay, tama na. Kumain na lang tayo. Nawalan na ako ng ganang kumain! Nay, may pera ba kayo dyan? Meron, anak. Kaso, pambili natin to ng bigas at pamalengke. Si tatay baka may pera. Sige na, Nay. Sige, tatanungin ko ang tatay mo kung may pera siya. Sige, Nay, nang makalis na ako. Sige, anak. Antayin mo ako dito. Ay, may pera ka ba dyan? Meron. Bakit? Humihingi kasi sa akin si Chris. Eh, wala naman akong maibigay. Bakit? Aanhin daw niya? Hindi ko alam. Hindi ko naman kasi siya natanong. Papuntahin mo nga siya dito. Ay, nako. Tagal naman. Para hingi lang ng pera eh. Panay, nasaan yung hinihingi kong pera? Anak, wala pa. Gusto ka daw makausap ng tatay mo. Ano na naman daw ba yon? Baka tatanungin lang niya kung saan mo gagamitin yung perang hinihingi mo. Ano ba yan? Kailangan pa bang tanungin kung saan ko gagamitin yung pera? Hayaan mo na ang tatay mo, anak. Tara na, puntahan na natin siya. Kakainis naman. Tay, andito na yung anak mo. Oh, Chris, saan mo ba gagamitin yung perang hinihingi mo? Oh, Chris, kinakausap pa ng tatay mo. May pupuntan lang sana kami ng barkada ko. Bakit? Saan ba kayo pupunta? Bakit kailangan nyo pa bang malaman kung saan kami pupunta ng mga barkada ko? Natural, hindi nyo man lang kami inisip ng nanay nyo na sa tuwing wala kayo dito sa bahay, puro na lang kami pag-aalala sa inyo. Yan na naman kayo. Sa tuwing hihingi ako ng pera, puro na lang sermon yung naririnig ko sa inyo. Chris, sige, umalis ka. Huwag ka nang babalik dito. Nay, hindi ko na kaya magbukid. Mahina ng katawan ko. Paano yan, Tay? Wala naman si Chris para siyang mag-asikaso ng bukid natin. Sana, maalalaman lang niya tayong magulang niya. Nay, Tay, alis po muna ako.
Marga, baka pwede mong kausapin yung kapatid mo na kung pwede, bumalik na siya dito sa bahay. Anak, pakiusapan mo yung kapatid mo at sabihin mo, mahina na ang tatay. Kailangan natin siya dito sa bahay at sa bukid. Opo, Nay. Tay, gagawin ko po ang lahat para makauwi na dito sa bahay si Chris. Pagkatapos po ng trabaho ko, pupuntahan ko po yung mga kaibigan niya. Tatanungin ko kung alam nila kung nasan si Chris. Sige anak, salamat. Sana matagpuan mo yung kapatid mo. Sige po, Nay. Mauna na po ako. Sige, mag-iingat ka. Sige po. Alam ko dito yung bahay nila Anjo eh. Si Anjo ba yun? Mapuntahan nga. Kuya, ikaw ba si Anjo, yung kaibigan ni Chris? Oo, ako nga. Bakit? Anong kailangan mo? Ate ako ni Chris. Hinahanap ko kasi siya. Nagbabaka sakali ako, baka dito siya tumuloy. Ah, si Chris? Wala siya dito? Hindi ko alam. Ganun ba? Sige, alis na ako. Chris, may naghahanap sa'yo. Ate mo raw. Ah? Si ate? Bakit kaya ako hinahanap ni ate? Di kayo may hindi magandang nangyari sa bahay? Pre, natulala ka na dyan. Asan si ate, pre? Kaalis lang, pre. Ate! Oh, Chris, saan ka ba nagpupunta? Ilang buwan ka nang hindi umuwi sa bahay. Hinahanap ka ni nanay at tatay. Doon sa barkada ko. Doon muna ako nakikitulog. Umuwi ka na sa bahay. Sobrang nag-aalala na sila nanay at tatay sa'yo. Ayaw ko, ate. Puro na lang sermon yung inaabot ko sa bahay. Di ka ba naawa kay tatay? Bakit naman ako maawa sa kanya? Sa akin, naawa ba siya? Chris, mahina na si tatay. Hindi na siya makapagtrabaho. Si nanay, hindi na makakain dahil sa kakaisip sa'yo. Wala nang bukang bibig si nanay kundi ikaw. Maawa ka naman kay nanay. Sinabi sa akin ni nanay, pag nakita kita, ikaw na magtuloy sa pagbubukid dahil hindi na kaya ni tatay. Hindi na ba talaga kaya magbukid ni tatay, ate? Hindi na. Kaya sana, umuwi ka na. Tulungan naman natin sila nanay at tatay. Ngayon naman tayo bumawi sa kanila. Ngayon nila tayo kailangan, bunso. Sobrang nagsisisi ako sa nagawa at nasabi ko sa kanila, bunso. Ang sakit sa dibdib pag nakikita ko sila na nangihina. Oo, ate, uwi na ako. Babawi ako sa kanila. Sila naman yung aalagaan natin. Talaga, bunso? Oo, ate, pangako. Salamat, ha, bunso. Tara na.